What's up, Guleman? Alright, Guild League ngayon at ang kalaban namin ay Celestial. Celestial ito sa Morok Trident Cross Server Guild League, pero ka-server namin ang aming kalaban yan. Yan ang aking ginagamit for Guild League. Kakakuha ko lang ng Osiris card ngayong araw. Kaya yan, itatry natin. Siyempre sa headgear, Deverucci at Lave All May ang gamit ko. Yan, tapos sa pure tank ang ating build. Sa boots ko, gamit ko Tears boots, di ba? Kakaiba. Bakit Tears boots ang gamit ko? Para yan sa extra P damage na reduction na 5%. Yan, pero yung armor natin, mantle at yun, naka-goibne pa rin. Yan, ang HP ko nakita nyo 1M. Siyempre naka, hindi pa tayo naka PVP dyan. Yan, kaya labas muna tayo. Palit tayo ng PVP stats. Hindi ako gumamit dito ng Raidrick card. Diba, dahil patagalan itong laban na ito. Patatagan. Patibayan. Kaya siyempre kilala ko yung Celestial. Alam ko kung sino yung mga malalakas na player nila. No, kung tatanungin nyo kung yung firepower ng Celestial at ang firepower ng Siamese ay parehas lang. So much itong laban na ito. At yung aming 500k DP na sniper ay hindi maglalaro. Kaya tingin ko magandang laban ito. Yan. Setup muna tayo, no? Bago makalimutan ang charge attack, baka hindi mapindot. Yan, syempre, dilagay ko yung magnum break dyan, no? Just in case, no? Kung may gusto man tayong itulak palabas ng circle. Diba, bukod pa sa magnum break, ang ating sight thrasher na alarm card ay nakakatulong din sa pag-pushback ng mga kalaban. Yan, ang shield na gamit ko dyan ay yung Valkyria shield. Yan, para sa elemental resistance dahil hindi natin kompleto ang goibne set. Yan. At syempre ang Valkyria shield pagka plus 15 ay may M damage at P damage na 5%. Yan. Kaya yung stats ko dito ay sobrang kunat talaga. Purely pampakunat ang mga pinaggagawa ko dito. Yan, antay lang tayo ng 1 minute para sa start ng game. At yan, simula na ang laban. Siyempre, pasok tayo. Bilang paladin, dapat lagi tayong nasa front. Pero hindi ibig sabihin noon, sasaluin natin lahat ng skills. Yan. And dapat naka-abante tayo sa pinaka-front line. Diba? Ito try natin i-push back itong mga kalaban. Kung makikita nyo sa Celestials ay may mga yellow title pa rin, no? Hindi katulad dito sa aming guild na puro red title na kami. Yan. Sa ang Celestial ay maraming mga malalakas na player, pero yung kalahati nila ay sobrang hina, no? May malayo yung gap ng firepower nila. Pero sa mga 400k pataas na DP, mas marami silang players kaysa sa amin. Yan, kung nakikita nyo, nandun tayo sa edge. Siyempre, pag mamamatay ka na, kailangan mong bumak ng konti. Tapos balik. Pagka medyo puno na. Yan. Yung side thrasher ko dito ay hindi masyadong nagpuprok. Hindi ko alam. Yan. Deads tayo. Resumo ko, tropa.
Hindi ko napansin kung gumana dito yung aking Osiris. No, bigla na lang ako namatay. Yan, lagi tayong nasa front. Diba? Tulak natin palabas yung mga nasa gilid-gilid. Huwag kayong papasok dito. Yan, makikita nyo may mga, yung mga namamatay sa gilid, nagre-respawn sila sa moon respawn area. Tapos pumapasok sila dito sa gilid. Ang skill na ginagamit ko dito ay defending aura. No? Puro defending aura lang. Hindi ko masyadong ginagamit dito yung reflect. Kasi alam ko na itong Celestial, marami ditong biochemist at sniper. No? At saka yung mga paladin dito ay kaya kong itank. Yan. Siyempre pagka merong mga lumalabas pasok sa circle, no, hindi natin kailangan silang habulin. Ang importante, nakatapak tayo sa loob ng circle para hindi nila ito makapture. Yan. Diba, cooldown dito yung Radiant Guardian ko pero hindi ko ginagamit. Yan. Kaya nagamit natin ang Radiant Guardian dito dahil merong nagbato ng Frozen World. Ayan. Kaya palag-palag tayo dyan. Unat, yan. Nag-proc ang ating deadlock, Aurora. Yan si Aphrodite ay 440k DP na paladin. Yan, kaya siya lang yung pumapasok dyan. Yung mga ibang paladin ng Celestial ay diba, hindi sila makapasok dahil binablock natin sila. You know, kill streak na si Guaitod. Si Guaitod ang sniper na lagi natin kaparty kahit sa ang mode ng game. Yan si Aphrodite, may tanong yung palo ko sa kanya, 25k. Pero kita dito na hindi na nila kayang pasukin yung amin. Yung tag dito, i-capture yung flag. Kasi last week medyo mag dikit ang laban namin sa kanila. Pero ngayon hindi ko alam bakit mahina ang team nila ngayon. Siyempre nandito rin si Tumarog na naka-Orc Lord na armor, kaya pag nakikita ko siya hindi ko siya pinapalo. Bahala siya. Diba? Bahala na iba kong sniper na pumatay sa kanya. Yan, deads na naman tayo. Pero makita niya dito hindi ako masyadong nade-deads ng sunod-sunod, diba? Dahil yan sa ating tank build. Siyempre meron pa tayong Osiris. Kapag nag-proc yan, hindi tayo agad-agad namamatay. Siyempre, ang deadlock aurora natin nakakatulong din. Kung hindi tayo maabot ng range ng heal ng priest.
Yan. Siyempre, tulak na natin sila ng gusto. Gamitin ko na dito yung aking Radiant Guardian. Kaya lang na overextend tayo dito. Yun, deads na naman. Hindi ko alam ba't hindi masyadong nagpo-proc ang aking Sight Rusher dito. Ayun, nag-proc siya pero wala siyang natutulak. Or dahil hindi makita yung ibang kalaban eh. Naka-view 40 players ako dito pero ba't hindi ko alam ba't ganyan. Hindi ko makita yung mga kalaban. You know, si Sima ang pinakamalakas na biochemist dito sa aming server. Diba? Kaya, tweets niya ako actually. Kaya, nag-build ako ng ganito. Super tank. Siya talaga yung gusto kong i-counter. Kaya, nag-push ako ng P-damage reduction para sa biochemist nito. Yun, nag-proc ang ating Osiris. Diba? Kaso namatay ulit. Good. Yan. So pag nararamdaman ko na maraming tumitira na sa akin, no, kailangan ko mag-back yan. Pero pag ganyan, pa isa, dalawa, tatlo, diba? Hanggat hindi gumuguit yung ating HP, no? Tatayo tayo sa front line. Siyempre, palabas na dito si Osiris, no? Ay, si Old Baron. Kaya kailangan na nating bantayan. At nakaready na dyan ang ating Radiant Guardian. Kung sakali mang magbato ng mga AoE skill. Yan, so papasok na sila. So ready tayo ng Radiant Guardian. Diba? Malaki na itutulong ng Radiant Guardian na yan. Yun. Nalasit namin yung ano, Old Baron. Pero hindi ko alam ba't di lumabas yung pangalan nung nakalasit. Yun, hindi ko maklik ko. Hindi mapindot. Yun, natapos ang laban. Ang score natin dito ay yan. 8 kills, 250 assists, at 6 deaths lamang. Alright. So, ibig sabihin, effective itong build na tank paladin. No, hindi natin alam kung magagamit natin to next battle. Yan. At syempre ka-bracket pala namin dito si Anegs, no, pero hindi pa kami naglalaban. So sana next guild league ay makalaban natin siya. All right, yun lang for our video. 'Di ba? Sa mga nagtatanong ng PVP. PVP content, 'di ba? Dahil puro PVE content na tayo. Yan ang ating content for today. Kita-kits next video.
Bye-bye!